At kaugnay ng balitang yan, alamin natin ang pinakahuling lagay ng panahon sa Hilaga at gitnang Luzon at galaw ng bagyong Dodong. Magkakasama natin live si Claire Lacanilaw na nakatutok sa Pag-asa Dagupan Station. Claire? Good morning, CJ. Good morning, mga kapuso. Ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at pinangalanan itong bagyong Dodong. At para malaman kung ano pa ang mga latest update at lagay ng panahon, makakasama natin ang Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan Station, walang iba, kundi si Engineer Jose Estrada Jr. Good morning, sir, and welcome to Mornings with Jimmy Regional TV. Yes, ma'am. Magandang umaga po, lalo na sa mga nanonood po sa araw na ito. So, yung binabantayan natin na bagyo na si Tropical Depression Dodong ay naglandfall to sa area ng Dinapigi o area ng Isabela. At sa ngayon po, nasa Isabela pa rin po dahil medyo mabagal siya na may bilis ito na ang kilos po nito ay nasa 15 km per hour. At ito ay papuntang northwestward ng ating bansa. So, asahan natin ito na sa Linggo, asa natin to nalalabas na rin ito sa Philippine Area of Responsibility natin. So, samantala po, mayroon tayong na-risk tayo sa signal number 1 po at sa mga karating probinsya natin na naka-risk po rin sa mga signal number 1. Okay, sir. Sir, may update na po ba tayo kung madadagdagan pa yung mga lugar na isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal dahil nga sa Bagyong Dodong? So, sa ngayon po, nakikita po natin na medyo pataas siya. Asahan natin na pag sa southern, wala naman may dadagdag na, kundi sa northern na lang, hanggang sa Itbayat ang matatamaan po nito. So yung track nito ay papuntang China. So asahan natin na lalabas na rin ito sa Philippine Area of Responsibility natin. Sir, gaano po ba yung ine-expect na dami ng rainfall dahil nga sa Bagyong Dodong? Makakatulong po ba ito upang maibsan yung epekto ng El Nino nararanasan sa bahagi ng North at Central Luzon? So, ang forecast po natin is 50 to 100 millimeter po yung asahan po natin na babagsak o dito sa kalupaan natin. At asahan po na naman natin na ito'y may epekto na pagtaas sa mga reserbo natin o sa mga dams mo natin ng level, lalo-lalo na sa mga river basin natin na pupunta naman sa ating mga kakaibigan mga farmers na makakapatulong sa pagkakulangan ng tubig sa palayan nila. Okay, sir. Sir, ilan pa po ang bagyo na asahan pang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hulyo, sir? So, ang forecast po namin ay 2 o 4 po yung posible papasok sa Philippine Area of Responsibility natin. So, nakapasok na po yung isa. Sa asahan po natin, mga posibleng 1 o 3 pa na papasok sa par po natin. Okay, sir. Sir, paalala na lang po sa ating mga kapuso ngayong nararanasan po ang panahon ngayong meron pong bagyo dito sa PAR or Philippine Area of Responsibility. So, paalala ko sa ating mga kababayan, lalo-lalo na dito sa Pangasinan, na magdala pa rin ng payong na panangga sa ulan o sa tanghali naman o magdala pa rin ng payong uli para makaiwas naman tayo sa matinatawag kasi maalinsangan pa rin sa tanghali. Lalo-lalo na sa oras ng alas 8 o alas 2. So asahan po rin natin na sana magdala pa rin para makaiwas tayo sa sakuna. Okay, maraming salamat, sir. At nakasama natin ang Chief Meteorological Officer ng Pag-asa Dagupan Station na si Engineer Jose Estrada Jr. At yan muna ang latest dito sa Pag-asa Dagupan Station, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.